Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Ayun, kung bago ka pa sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share our videos and click the notification bell para lagi kayong updated sa mga ganap natin dito sa ating channel. So, ayun, nawala po ako isang araw guys sa aking premiere. It's simply because busy po tayo at hindi naman araw-araw makagagawa tayo ng content, and then humihingi po ako ng pasensya. So, bago natin simulan ng ating chismis ngayon, ay ito muna ang ating intro, kaya enjoy this video! So ayun na nga guys, welcome back again to my YouTube channel. Ayun, so alam nyo naman siguro ang nangyari sa aking channel. So dito, i-explain ko kung ano nga ba talaga ang nangyari at ang dahilan kung bakit na-demonetize po ako. Ayun! Dumiretso na tayo mga kachika, kasi nga ito ay para naman po, hindi lang po para sa akin. So para din po sa mga viewers ko na ito na bago pa lang sa YouTube. At gusto kong i-share ito guys, hindi ko ito isarili kasi nga ito ay malaking bagay na maitulong doon sa mga hindi pa monetized channel. So kung hindi ka pa monetized channel, maaring panoorin mo ang video na ito at makakakuha ka ng tips kung paano mo mapalago ang iyong channel at kung paano ka makaiwas sa mga hindi dapat gawin dito sa YouTube. So, ayan na nga. Umpisahan na natin. First and foremost, alam naman ninyo kung ano ang nangyari sa aking channel. Ako po ay na-demonetize last 3 days. So, ang isang reason po doon ay hindi po ako gumamit ng video na yon, pero ang title po at ang pictures na ginamit ko sa thumbnail, which is parehong pareho doon sa title na na-strike sa akin. Opo, nagkaroon po ako ng strike 1 sa aking YouTube channel, which is the title, ang title na ginamit ko is Grand Coronation Night of Binibining Pilipinas. Yes, hindi po ako na-copyright sa video guys. Na-copyright po ako sa title and pictures na ginamit ko. Kasi nga, ang ginawa ko doon is nag-live streaming po ako ng mga pictures ng Binibini, and nagpakita po ako ng clips ng Binibini Beauty Pageant. Pero hindi po yung pageant talaga. Kasi nga, hindi ka naman makaka-access doon sa live kapag hindi ka bayad sa kanilang pero sa mga YouTube kasi that time nagkaroon din ang channel ng Binibining Pilipinas ng live stream, which is late na siya, so nauna kami. So ang nangyari, gi-strike nila ang channel ko, pero hindi ganoon kalala na strike guys. 14 days lang yung gi-allow ni YouTube sa akin, and then also meron akong sasabihin sa inyo na dapat yung iwasan at mga hindi niyo dapat gawin sa inyong channel. So ito ang ano ko dito guys, advice ko sa inyo, wag na wag talaga kayo based on my experience. Wag na wag kayo basta kumuha lang ng pictures na hindi nyo in-edit. Yun, welcome back wag again sa aking kumuha lang channel. Ng basta ng mga title, kailangan make sure pati title ng inyong channel, ng inyong video na i-upload or i-live streaming, hindi siya copyright doon sa ibang title. Kasi guys, sabi ng email sa akin, even though na alam ng may-ari yung ginamit mo na video or ginamit mo na title ay okay sa may-ari, makaka-copyright at makaka-copyright po tayo. 'Yon ang kanyang explanation sa akin, kasi nag-appeal ako, and then so ito yung mga dapat niyong iwasan guys ha. Gusto ko kasi ito sabihin sa inyo kasi nga para malaman nyo rin kung ano yung mga issues na dapat nyong iwasan sa inyong channel. Diba? Makatipa yung tainga ko. Examples na mga hindi allowed para ma-monetize ang inyong channel. First and foremost, short videos you compiled from other social media websites. Like for example, TikToks, Facebook, and other social media website. Yun yung mga bawal nyong gamitin. Especially yung may mga watermark. Like for example, TikTok.
wag na wag nyo yung i-compile at ilalagay sa inyong channel. Yon ang iwasan nyo. Kasi meron po tayong videos for the YouTube. Meron din tayong videos for the TikToks. And then also meron din tayong videos for the Facebook. And then second, collections of songs from different artists. Yon. Yung pagko-collect ng mga music sa kahit sinong artist. Even if you have their permission. O, diba? Ito ang tandaan natin, guys. Kahit may permiso yung may-ari ng music, hindi natin pwede gamitin sa ating channel. So, clips of moments from your favorite show and edited together with title or no narrative. Ayan. Ibig sabihin doon, guys, yung mga clips, yun yung sinasabi ko, diba? Naglalagay ako ng mga clips sa aking mga content, yun yung isang reason bakit ako na strike and naka-copyright. At saka yun yung iwasan natin, guys. And next is content uploaded many times by other creators. Yung content na paulit-ulit ina-upload natin. Like for example, yung content natin, in-upload natin ulit. Pagka next day, gi-re-upload na naman natin on the past few years para kunwari ma-refresh yung mga videos natin, iwasan po ninyo yon. Bawal na bawal po yon. And then, ito pa, promotion of other people's content even if you have their permissions. Yung mga promotion ng mga ibang taong content, yung mga content ng ibang tao na ipopromote natin sa channel natin, bawal na bawal yon kahit may permiso sa galing sa kanila. Yun po ang reuse content po yon. Yun yung ipinagbabawal sa iyong channel para maiwasan mo ang reuse content. Yun po ang bawal. Guys, tandaan nyo, yun yung bawal. Bawal lang muna ang aking sasabihin. At sa next video natin ay sasabihin ko rin kung ano yung mga dapat nating gawin. So, tandaan nyo, guys, iwasan nyo po talaga yung mga sinabi ko. First, short videos you compiled from other social media. Yun yung first. Tandaan nyo, yung mga social media, like for example, TikToks, nag-compile din nyo, wag nyo nang gawin yan. Kasi kung noon, pwede pa yan, ngayon, hindi na po. Hinding-hindi na po talaga. And then, collections of songs from different artists, even if you have their permissions, bawal na rin po. Kailangan maghanap tayo ng music na hindi talaga tayo makaka-copyright, guys. Iwasan nyo ang mag-copyright kasi makakos talaga yan siya ng madi-demonetize or hindi ma-monetize ang iyong channel. And then also the clips moment from your favorite show. Like for example, it's Showtime, mga favorite ano nyo, yung mga sikat na mga shows. Kahit hindi siya sikat, basta mga shows sa TV, guys, wag na wag nyong ilalagay sa inyong videos. Or kahit dito, wag na wag nyo talaga ipa-pop up dito, guys, kasi nga, yun yung mali ko at hindi ko na i-research. Ngayon talaga, guys, is in-email talaga sa akin kung ano ang dapat, ang hindi dapat gawin. And then also, yung mga content na na-upload na natin before, wag nyong uliting i-upload. Kasi marireuse content din po kayo. At yung mga content na na-upload na ng kabila at in-upload mo rin sa channel mo, bawal na bawal yun. Kasi marireuse content po kayo. And then also promotion of others people's content even you have their permission. Ayun, promotion ng mga ibang taong content, bawal na bawal din po yun para sa ating channel. Alam nyo, guys, hindi ko sinasabi ito dahil it's na experience ko. Ito po ay in-email sa akin mismo ni YouTube at ilalagay ko yan dyan kung ano po yun lahat. I-screenshot ko yan, guys. Yan yung mga dapat nyong gawin. Yan ang kailangan nyong iwasan para hindi kayo marireuse content. Hindi ko to sinasabi dahil hindi ko to alam, guys. Alam na alam ko to kasi nangyari sa akin ngayon lang. So, sana nakakuha din kayo ng mga tips dito sa aking channel ngayon. Kasi, even though na na-demonetize ako, guys, babalik itong channel ko. Kaya, tandaan nyo, continue po ang pag-upload ko at hindi po ako nawawala ng pag-asa. Although, I have a small regrets kasi nga, monetize ako, so bigla lang nawala. Pero huwag kayong mag-alala. Kahit ako, hindi ako nag-alala, guys, kasi hindi na to bago sa akin. So gusto kong i-share na ito sa inyo para hindi nyo magawa sa inyong channel. Yeah, diba? Mas okay na yung nalaman ko kaysa
mapagdaanan nyo pa. At ngayon, nakapagbigay pa ako na sa inyo ng mga tips. Hindi lang basta tips ito, guys, ha. Ito'y isang legit na legit, kaya panuurin mo talaga. So, dito ko natapusin at maraming salamat. So, sa next video natin ay pag-uusapan din natin kung ano ang mga dapat nyong gawin. Kaya abangan nyo yan. Thank you so much. It's me again, Harlem O. Nagsasabing ipalaganap ang kasiyahan at pagmamahal. Hanggang sa susunod na videos. Bye-bye, everyone.